pogi ka rin ba? Katulad niya! Pero, pipiliin mo pa rin ba ang good looks kung happiness mo naman ang kapalit nito? Welcome sa Tagadab TV, mga kaboses! Ito ang inyong voice master, Pucholo De Leon Gonzalez, at ito ang unang session ng ating movie recap. Para sa buwena manong movie recap, balikan natin ang isang Indonesian comedy drama film na pinamagatang Too Handsome to Handle. Kung handa na kayong ma-inlove at kiligin, tara, simulan na natin. Kilala ang pamilyang Mas bilang pamilya na may magandang lahi. Hinahangaan sila ng nakararami dahil isang dahilan ang kanilang looks para kumita ng maraming pera. Ang panganay na anak na si Okis ay isang influencer sa internet. May milyong-milyong tagasunod siya dahil sa kanyang itsura. At kilala rin siya bilang love guru. Ang ama naman niyang si Pakar ay dating heartbreaker na mas marami pang nakadate kaysa sa mga taong nakilala mo sa buong buhay mo. Samantalang ang ina hindi rin magpapatalo sa kagwapuhan dahil sa kanyang maskuladong mga katangian at obvious na bigote. At syempre, ang bida ng storya. Si Kulin, ang pinakabata at pinakagwapo sa kanilang lahat. Pero iba ang drama niya, ha? Dahil sa sobrang kagwapuhan niya, hindi niya maranasang mabuhay ng normal. Oh no! Gusto niya lang naman na sana hindi siya sobrang gwapo para hindi siya habulin ng mga babae kada labas niya. Ang mga babae, literal na nagwawala kapag nakikita siya. May nahihimatay, may mga nagsasabunutan ng buhok, at madalas may nag-nosebleed pa. Kaya naman, wala siyang tunay na interaction sa mga babae. Kaya, iniiwasan niyang lumabas ng bahay at homeschooling lang siya. Wala siyang kaibigan maliban sa kanyang alagang isda. Oo, naglalaro siya ng baraha kasama ito at kausap pa. Ang pamilya niya, literal na nagbabantay sa kanya sa pamamagitan ng kamera sa sobrang pag-aalala. Gusto nila magkaroon ng normal na buhay, kaya sinusubukan nilang tulungan siya. Pero si Okis, laging nagpapakita ng mga larawan ng mga babae kay Kulin. Ay nako, trying to set him up. Pero si Kulin, ang gusto lang niya ay yung babae na hindi siya gusto. Gusto niya makilala siya dahil sa kanyang pagkatao at hindi dahil sa kanyang mukha. Nang wala nang gumanang motivation para mapilit si Kulin lumabas, nag-isip ang pamilya niya ng ibang paraan. Nagplano silang mag-fake ng financial problems para mapilit siyang pumasok sa school. Isang gabi, nagising si Kulin para uminom ng tubig. Pero nagpapanggap ang mga magulang na nag-aalala sa pera. May ganon? Dramatic nilang sinabi na kakain lang sila ng scrambled eggs hanggang magkapera para sa homeschooling ni Kulin. Dumaan ang ilang araw. First day ni Kulin sa actual school, hinatid siya ni Okis gamit ang bike. Pero hindi tinanggal ni Kulin ang kanyang helmet. Balak niyang isuot ito buong araw para itago ang kanyang kagwapuhan. Pero nag-backfire ang plano nang maraming atensyon ang abutin ng helmet kaysa sa inaasahan niya. Tahimik na umupo si Kulin sa huling upuan. Pero tinawag siya ng class bully na si Sidi at ang kanyang mga tauhan. Nang pumasok yung teacher nila, nagulat din siya sa lalaking may helmet. Pinilit niya si Kulin na tanggalin ito agad. Bagamat hindi siya pumayag, wala siyang choice kundi sumunod. Dahan-dahan tinanggal niya ang helmet sa isang dramatic way, revealing his face. Sa sumunod na eksena, dinala sa ospital ng ambulansya ang kanyang guro. Nalaman na nagsimula siyang magkaroon ng nosebleed at nahirapan sa paghinga dahil sa kagwapuhan ni Kulin. Tumakbo si Kulin sa pasilyo para bumalik sa bahay. Pero nadapa siya sa isa sa mga mandiligalig. Dinala siya sa isang silid ng paaralan at ipinakilala ang kanilang mga sarili na para mga Power Rangers. Sila ang tinatawag na Tigata, isang grupo ng tatlong maniligalig na pinamumunuan ni Sidi, ang anak ng principal. Matapos ang over-the-top introduction, inilabas nila na kailangan nila ng tulong ni Kulin para ligawan ang isang babae. Tatlong taon nang nasa huling taon ng paaralan ang grupo. Hindi sila papayag na magtapos hanggat hindi pumupunta si Sidi sa prom kasama ang pinakamagandang babae ng paaralan, si Amanda. Pero si Amanda, tinatanggap lang niya ang mga request mula sa mga gwapo
Pero gusto nila si Colleen ang mag-deliver ng proposal. Inassign nila ang isang inosenteng lalaki, si Kibo, para tulungan si Colleen at manguna sa daan. Biktima rin si Kibo ng kanilang mga pranks at sa pilitang sumusunod sa mga utos ng mga bullies. Pagkatapos, pumunta si Colleen sa opisina ng principal kasama si Kibo upang maghain ng opisyal na reklamo tungkol sa pang-aapi sa paaralan. Alam ni Kibo kung ano ang magiging resulta. Ngunit kasama pa rin niya si Colleen. Nababahala ang principal sa kanyang anak na tumatanggi na gumraduate. Dahil sa kagwapuhan ni Colleen, may pagkakataon siyang dalhin ni Amanda sa prom. Kaya nais ng principal na gawin nila ang lahat ng hinihingi ng mga bully. Nang gabing yon, nagpasya si Colleen at si Kibo na tapusin ang pinag-uutos kinabukasan para matapos na ang responsibilidad. Si Kibo ang unang taong nagpakita ng kabaitan kay Colleen nang walang kinalaman sa kanyang kagwapuhan. Bagamat hindi naging maganda ang araw, masaya siya sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan ng mga babae upang hanapin ang babae mula kahapon. Habang sila ay nandun, nakilala rin nila si Amanda at ibinigay sa kanya ang mga file ng proposal na ipinadala ni CD. Nagkunwari si Amanda na hindi na-impress sa kagwapuhan ni Colleen. Ngunit pagkatapos niyang umalis, nagkaroon siya ng malalang nosebleed. Nakita ni Colleen ang kanyang crush sa hagdanan. Ngunit hindi siya pinapayagan ng ibang mga babae na makipagkita sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Kibo at Colleen ang lahat ng magkasama at naging magkaibigan sila. Isang hapon, dinala ni Kibo si Colleen upang maglaro ng futsal kung saan madalas siyang pumunta upang makipagkita sa kanyang crush, si Rere. Napansin ni Colleen ang babae mula sa bubungan na nagtatrabaho sa isang tindahang malapit. Hindi niya maiwasang tumingin sa kanya. Sa sandaling yon, dumating si Kibo at ipinakilala si Rere sa kanya. Natuklasan ni Colleen na si Rere rin ang crush ni Kibo na kanyang binanggit kanina. Mukhang malapit sila sa isa't isa. Naiinggit si Colleen. Hindi siya makatulog na maayos ng gabing yon. Nang matandaan niya na si Okis ay isang love guru, kinausap niya siya at halos maiyak si Okis sa tuwa. Matagal niya nang hinihintay ang araw na ito na mapayuhan ang kapatid niya tungkol sa mga babae. Sinulat ni Okis ang mga bagay na dapat gawin ni Colleen upang mapansin ang kanyang crush. Napagtanto niya na malayo pa siya sa pagkakakilala kay Rere kumpara sa pagkakakilala ni Kibo sa kanya. Pero ayaw niyang sumuko dahil first love niya to. Isang hapon, pumunta si Amanda sa school ni Colleen at ibinigay sa kanyang isang imbitasyon para sa kanyang kaarawan. Kasabay nun, binigyan niya ng regalong cellphone si Amanda. At sa huli, pumunta si Kibo at Colleen at Rere sa karaoke. Nandiyan pa at nag-duet pa si Colleen at Rere. Habang masaya si Colleen na makipagkantahan sa kanya, si Rere ay nakatuon lang kay Kibo. Hindi nagtagal, narealize niya na may gusto rin si Rere kay Kibo. Ang lungkot naman, nagseselos siya sa katotohanan yun. Kaya nang saglit na umalis si Kibo, diretsahang tinanong niya si Rere kung may gusto ba siya kay Kibo. Itinanggi ni Rere ang totoong nararamdaman. Ngunit nang mag-imbento si Colleen na may pagtingin si Kibo kay Amanda, tila kalungkutan ang bumakas sa kanyang mukha. Kitang-kita sa reaksyon niya na totoo ang hinala ni Colleen. Tinawagan ni Colleen si Amanda pagka-uwi niya ng bahay at humingi ng tulong. Masaya siyang pumayag na gawin ang anumang balak ni Colleen. Kinabukasan, maraming tao ang nagtipon sa lugar para ipagdiwang ang kaarawan ni Amanda. Nang dumating sina Colleen at Kibo, sinalubong siya ni Amanda. Hindi niya may paliwanag pero mas interesado si Amanda kay Kibo kaysa kay Colleen. Tinawag pa nga niya ito para makausap ng pribado. Maya-maya, dumating si Rere sa party at nakita si Amanda na hinahalikan si Kibo. Heartbroken siyang tumakbo palabas. Samantala, sinamantala ni Colleen ang pagkakataon at inamin ang kanyang nararamdaman para kay Amanda. Nagpasalamat si Rere ngunit hindi niya nakikita si Colleen bilang kasintahan. Nakita rin ang grupo ng mga bully si Amanda na hinahalikan si Kibo. Dahilan para magalit sila rito. Sinakta nila si Kibo habang nanunood si Colleen mula sa malapit. Takot na makialam. Umuwi si na Colleen kasama si Kibo na sugatan. At pagka-uwi ay inalagaan at ginamot siya ng kanyang lola. Kaya kinabukasan, ibinigay sa kanya ni Kibo ang isang pambihirang card mula sa kanyang koleksyon ng barahan na matagal niya nang gustong magkaroon. Nahihiya pero inamin ni Colleen ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Nabigla at nasaktan si Kibo sa pagtataksil niya. Sinabi niya na iiwan niya si Rere kung alam niya na may gusto rin si Colleen sa kanya. Wala nang nagawa si Colleen kundi mas lalo pang masaktan. Sa huli, pinaalis siya ni Kibo sa bahay. Bumalik siya sa bahay nila pagkatapos ng isang buwan.
Masaya ang kanyang pamilya ngunit kabaliktaran ang nararamdaman ni Colleen. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at hindi nakipag-usap sa sinuman. Nagkakasulubong sila ngunit hindi sila nag-uusap. Sa bahay, nag-aalala ang ina ni Colleen sa kanyang kalagayan. Isang gabi, lumapit siya sa kanya at ibinigay ang kanyang alagang isda na hindi namamatay. Sinabi rin niya na maaari siyang bumalik sa homeschooling kung iyon ang kanyang nais. Nais lamang ng pamilya ang kanyang kaligayahan at handa silang gawin ang lahat para rito. Naantik si Colleen sa kanyang mga salita na pagtanto niya na may mga taong sumusuporta sa kanyang tagumpay. Ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang itama ang mga bagay sa pagitan niya at ni Kibo. Kinabukasan, hinabol niya si Rere at sinabi ang lahat sa kanya. Matapos iyon, pumunta siya kay Kibo at sinubukang humingi ng kapatawaran. Nang tanungin niya ito tungkol kay Rere, ikinuwento niya kung gaano niya ito kamahal at naging magkaibigan silang muli. Ilang araw pa lang, pumunta silang lahat sa prom na magkakasama. Ang date ni Kibo ay si Rere, habang ang kadate naman ni Colleen ay si Amanda. Kagaya ng inaasahan, si Colleen at Amanda ang nanalong prom king and queen. Naririnig ni Colleen ang isang babae at sinasabi nito na, "Hindi naman niyang ganun kagwapo!" Nang sandaling yon, agad siyang naakit sa babae. Ito ang simula ng kabanata ng kanyang bagong pag-ibig. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Nabitin ba kayo? Mag-subscribe na para sa ibang mga video tulad nito. Abangan ang susunod nating movie recap sessions dahil maraming kaabang-abang na pelikula ang ating babalikan. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating YouTube channel at ang iba pa nating social media accounts, Tagadab TV, The Voice Master at Creative Voices Pages. Once again, ako po ang inyong Voice Master, Pucholo De Leon Gonzalez, at nagsasabing, kita kids mga kaboses, dito lang sa Tagadab TV!